Bawang, isang bukulimlim na hapon. May paparating po kami bagyo rito sa Bicol. And sabi po ng PAGASA, malamang ngayong araw pumasok na po sa PAR o sa Philippine Area of Responsibility. Papunta po kami ngayon dun sa mag-amang si Kuya Juni and Tinay. Tagal-tagal tayo hindi nakapunta dito, mga katuwang. Samahan niyo po ako. Bumili tayo dito ng bigas, sardinas, noodles, asukal, kapigatas, tinapa, biscuits. At yung sukli dito, 550 and 30 centavos. Ayan, eksakto. Bigay natin kay Kuya Juni. May galab shoutout kay Sir Marshall Eugenio of USA. Nagpadala po sa akin ng 3,000 pesos para dito sa mag-ama ni Kuya Juni. Opo. Gandang hapon. Uy, Kuya Juni. Ay, kumusta kayo? Oo nga, pinilit ko makapunta rito at ako, kailangan nyo ito kasi may paparating tayong bagyo. Oo, laki na ni Tinay. Laki na. Ha? Oo, kumusta kayo? Dati lang siya. Laki na ng bata, ha? Laki lang siya. Hindi ko na nakilala. Laki lang ako niya. Ha? Malaki na. Very good. Malaki na. Kayo, Kuya Johnny, kumusta kayo? Dati lang siya. Ha? Dati lang. Parang gagandang lalaki mo ngayon, ha? Ha? Parang ngayon lang kita nakita ang hindi stress. Ha? Parang may pinagagandahang lalaki ka ngayon. Ha? Kumustang love life? Kung yun nga si Tinay, problemado tayo, ano? Maghahanap pa ng love life, no? Si Tinay lang na, sir. Oo, malaki ng problema. Ah, pinilit ko makarating dito. Kahit may paparating tayong bagyo, sabi ko, kailangan nyo to. Para ano, permis, sir? Ha? Saan ka nagpara punta, sir? Ay, kung saan-saan, mga tinutulungan. Eto, may dala ko ditong bigas at iba pang groceries. Ayan, bigas. Ito, biscuits ni Tinay. Ayan, noodles yan. Tapos ang sardinas yan, kuya, ha? O, tapos yan. Tapos ito, ano pa itong mga ito? Ayan, tinapay, Tinay. Ayan, kape mo, para pagising ng umaga, gising na gising. Ha? Gatas ni Tinay, o, ha? Sukal, ano? Okay. Tagal-tagal ito, ano? At Kuya Juni, ito yung sukli. O, ba't katahob yan ng mata si Tinay? Tinay. Ha? Sir, wag yan. Oo, di na ako kilala. Sir, wag ako. Hindi na ako kilala. Hihiya na sa akin si Tinay. Hindi na ako kilala ni Tinay. Sir, wag yan. Ilan taon na si Tinay? Maanin pa lang, sir. Ah, 6 years old. So, pwede nang ano? September. Pag-eskwela yan, ano? Pwede na? Para mahirap sa rito yung papasukin. Ha? Parang mahirap papasukin. Bakit? Bakit? Ay, ano, magugulo lang ito, sir, sa lungo. Manriringaw. Ano, baka magulo lang dito mga ka-estudyante niya. Pero siyempre, kung matuturuan mo rin, sasamahan mo rin, di ba? Hindi pati ito, sir, nagpipirmi sa isang upuan. Ha? Hindi nagpipirmi. Pero kung alam mo, di natin susubukan, walang mangyayari. Ba't hindi natin subukan? Diba? Subukan mo i-enroll. Tapos obserbahan mo, sama-samahan mo, tapos tingnan mo kung anong mangyayari. Kung kasi doon sa school may mga bata na doon. Yeah. Pwede siyang malibang na doon, may mga bata, tuturuan siya ng teacher niya doon. Umalay mo kung sa paraan na 'yon eh makatikal na sa iyo, no? Pag nakatikal sa iyo at naging busy siya sa eskwelahan, pwede makakapagtrabaho ka. 'Di ba? Baka may blood nito, sir, yung magtutulong. Alam mo, Kuya Johnny, kung hindi natin susubukan, walang mangyayari. Di ba? Ba't hindi mo subukan? Ayaw mong subukan? Pag ano, sir, tatanungin ko yung maestro. Kaya nga, tanong dun sa teacher,
Yung eskwelahan malapit lang dito, ano? Sa barangay lang siya. Malapit lang dito. Oh, malapit lang naman pala, di ba? Hindi naman pati buong araw yan. Mga isa, dalawang oras lang yata yan, eh, no? Kinder yan, di ba? Kalaano lang, umaga lang siya. Kaya nga, isa, dalawang oras lang yan. So, ihahatid mo doon, susunduin mo. Di ba? Hindi pwedeng iwan, sir. Ha? Hindi ito pwedeng iwan. O kaya nga, obserbahan mo kung pwedeng pagdating ng ilang araw, pwede na siyang iwanan, susunduin mo na lang, babalikan mo na lang. Di ba? Kasi isang beses, sir, dinala ko na ito doon. Ang problema nga, sir, din ang pipirmi sa upuan. Nanggugulo ng mga bata rin. Sa eskwilahan? Oo. Ah, minsan sinubukan mo na? Kasi yung... Pinag-try mo na minsan? Kasi yung nagtuturo mo yun, sir, sariling tao ng pinsang ko, asawa ng pinsang ko. Mm-mm. Di talaga pwede, sir. Nanggugulo, nangangagaw, sir, ng mga gamit. Ganun ba? Nang sisira. Lapis, hindi na kaano, sir. Nung si Tinay, dinadala natin sa doktor, anong sakit nga ni Tinay? Hindi naman autism, ano? Ano daw sabi, sir, nung doktor na yung pinanuan natin, sir, may convulsion pa daw yan sa utak, sir. Ah, may convulsion sa utak. Sabi nung, ano, kailangan daw po nga nito ipa, ano, para mag-igi daw. Yan ang problema mo, Kuya Juni. Kaya hindi ka maka-discarte sa buhay, hindi ka makapaghanap buhay. Kahit ngayon, sir, di man nagbabago siya. Dahil talagang sitwasyon na lagi nakadikit sa'yo. Lagi talagang nakadikit, sir, di maiwan. Pagka namalayan ba niya, halimbawa sa umaga, nauna kang gumising, pagising niya, wala ka ng sigaan, anong ginagawa? Pag ako, sir, nagising na rin yan. Pag naramdaman niya wala na ako sa katabi niya, hahanapin ka. Nabangon niya siya, sir. Paano kung hindi ka niya mahanap, mag-iiyak? Nalabas yan, sir, nalabas. Punta sa klasada. Nalabas yan. Delikado, no? Nawala na nga ito, sir. Dalawang bis na ito nawala. Paano nawala? Na, yung ano, sir. Lumabas sa kalsada? Lumabas, sir. Nagparagala siya? Hindi ko nakuha, sir. Oo, oh, talaga. Kung saan lang palang bahay lang pa. Ilang oras mong hinanap? Ano, sir, matagal din kasi nasa loob ng bahay rin ito. Nagpasok pumasok sa loob ng bahay? Oo, kaya hindi ko na makita. Oo, oh, talaga. Hindi naglalabas. Mahirap din pala talaga. Sabi ni Tita Chiri nga, hanapin doon sa ano. So, ikot ka ng ikot, wala talaga. Wala, sir. Sa loob ng simenteryo, narating mo na. Nakapunta nga ako doon, sir. Sa libingan ni Melody. Sabi ko, ito kasi, sir, pag nakalabas na, sir, ang hirap nang magbalik. Nahirapan siya. Di na niya matandaan yung pinanggalingan niya. Nahirap na siya, sir. Nanilibang kasi ginalakad niya. Kaya mahirap dito. Yan ang problema, Kuya Juni, ano? Sa anak mo. Mula na, nung siya'y maliit pa, hanggang ngayon, 6 years old na siya, ganun pa rin, tinagbabago yung nga, sir, yung ugali niya, no? Na lagi nakadikit sa'yo. Lagi siya talaga, sir. Buhat nung nabubuhay pa si Ate Melody, di ba? Tapos nasundan ang pagkamatay nung isang anak mo, si Franco. Yan na lang ang natira sa'yo. Kaya nga, sir. Diba, hindi, kumbaga, pasan-pasan mo talaga yung, ano? Kaya nga, sir. Yung responsibilidad, no? Mula nung bago mamatay si Ate Melody. Grabe, sir. Nasundan ng ni Franco. Tapos ito, pinakahuli, no? Grabe, sir. Hirap ko rito. Grabe ang ano mo. Grabe pinagdadaanan hindi, mong... Hindi ako, sir, makalabas na wala, na hindi siya nasama. Grabe ang pinagdadaanan mong sir, tawag dito, ko, pagsubok, responsibilidad sa buhay, no? Nangangayayat Kuya na Juni. Nangangayayat na nga ako, sir. Nahihirapan din ako dito, sir. Oo, kasi mamamroblema ka. Kasi una, di ka makapaghanap buhay. Di ka makapagtrabaho, no? Wow. Mabuti na lamang yung tatay mo may bahay. Nakikisilong kayo rito. Paano kung walang bahay yung magulang mo? Wala po, sir. Diba? Mabait yung tatay mo. Pinasilong kayo rito, no? Paano kung wala? Saan kayo ngayon pupulutin mag-ama? Ayawan nga, sir. Diba? Sa tabi-tabi. Ha? Wala kayong hanap buhay. Paano na lang? Halimbawa, paano? Wala yung tatay mo. Kasi yung tatay mo, napakasipag kahit may edad na nang huhuli ng, ano, ng isda sa dagat. No? Napakasipag. No? Tinutulungan kayo, sinusuportahan kayo magtatay. Paano kung wala ang tatay nyo na nangingisda sa dagat? O paano kayo mabubuhay, Kuya Juni? Kasi pumisan man siya na... Siyempre, mangungutang kayo. O ano namang ibabayad ninyo? Wala ka namang trabaho. Na, diba? Sir, na
Nahingi man lang ako sa kanya, sir. Nahingi. O kaya nga, nangihingi ka sa tatay mo, eh, paano kung wala ang tatay mo? Kaya nga, sir. O, diba? Ilagay na lang nating wala. O maging advance yung ating isip, di ba? O paano kayo ngayon kung mananatiling ganyan ang kalagayan ni Tinay na lagi nakadikit sa iyo, di ba? Yan nga rin, sir, iniisip ko. Ganyan na hindi ako nakakapanganap buhay, sir. Wala man ako, sir, maiwanan talaga nito. Kaya nga kuminsan, sir, hindi na iniisip ko, sir, kung paano ako makakapag... ano rito na makapaghanap buhay ako. Kasi sir, nangayayat na lang ako kaya iisip ko kung ano ang gagawin. Nangayayat na lang. Pero pa sige ito sir, ano, iwan. Naigi pa lang pati ito. Naigi pa lang sa sakit. Juni, kung hindi magbabago si Tinay, habang buhay mo ng problema, kung ano ang sitwasyon mo ngayon, hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa pagdalaga nitong bata, gano'n at gano'n pa rin ang sitwasyon ninyo. Lalong magiging problema ka dyan, Kuya June, eh, kung si Tinay magdadalaga na, no? Mas lalong alaga at bantayan yan. Alam mo na ang ibig kong sabihin sa panahon ngayon, di ba? Magiging mas lalong malala ang magiging sitwasyon, no? Ha? Kuya June, pag yan ay nagdadalaga na, hindi na talaga pwedeng iwan-iwan ito pagdalaga na ito, sir. Mahirap na, no? Kasi yung isip niya, hindi normal. Yung kilos niya, hindi rin normal. So, dapat andiyan ka lagi sa tabi niya. Nagbibigay ng... Antabay sa kanya, sir. Antabay, nag-aalalay sa kanya. Medyo ni, ito yung sukli. Oh. May sukli dito doon sa ano. Yan, 530 yung sukli. Eh, walang 30. Kaya... 550 yan. Bahala ka na dyan, ha? Pili ka na lang ng ulam yung mag-ama, no? Mm-hmm. Thank you po, Sir Marcial. Salamat po at hindi mo po kami nakalimutan. Nahiya na rin kuminsan nga. Nakaya na rin kuminsan, sir. Nahiya na rin po kuminsan. Alam mo, yung mga... ibang netizens, hindi kanya naunawaan, hindi kanya naintindihan, na kesyo, hindi ka raw kumikilos, hindi ka dumidiskarte, wala kang sariling palo, etc., etc. Pero hindi nila naintindihan, Kuya June, ang tunay mong kalagayan. Hindi lang kasi, sir, nila nakikita yung kalagayan ko dito. Gaano, lalo, sir, pag tag-ulan na, hirap na magang labas-labas. Ito dyan kuminsan, sir, pag maulan na, labas pa rin pag nakita mo wala ko. Mm-hmm. Eh pag wala din sir, na ano rin ako maghanap ng yung mga kain namin, mangungutang kung saan makakuha sir. Na ano rin ako sir, kaya kumisan, parang mag-surrender na rin yung buhay ko sir, kaalaga dito sir. Yan, napapabayaan ko na rin sir sa sarili ko. Dahil lang dito sir. Di bali sana po sir, kung si Franco lang yun at maayos ang pag-iisip noong mapapag-hanap buhay talaga ako at pwede ko yung iwan kung saan. Pagsasabihan si Franco, ano? Napapagsabihan. Kahit sa sobrang kulit niya, ito, sir, nasa tamang kaisipan yung bata, na pagsasabihan. Ito sir, wala. Parang naglalaro lang sir pag sinasabihan ko siya sir. Natawa lang siya. Hindi marunong makaintindi. Hindi sir, hindi siya nakakaintindi sir. Oo. Ang kakalungkot dyan, yung pagsi-CR mo, bumubuntot sa loob ng CR. Napasok yan dyan, sir. Pasok. Pag hindi mo binuksan, magawala sa labas. Pag inano ko, sir, dyan lang siya sa may pintuan. Nakabantay. Natayo, nakabantay lang siya, sir. Kaya pag halimbawa naliligo ako, wag na paligo ako, sinasabay ko na siya pag paligo. Grabe, ano? Kaya paliguan ko na rin siya. Mm. Napasok, mababasa rin. Mm-hmm. Hirap po talaga sa mga. Bakit mo naisip yun? Yung... Papagod na sir. Ha? Magpakamatay. Nakapagod na rin sir. Kung magpapakamatay ka, kung sakasakaling mawawala ka ko eh, June, isipin mo lagi, ano magiging labas nito ni Tinay? Wala na sir, wala na mag-aalaga. Diba? Wala mag-aalaga sa kanya. Yung tatay mo naman eh, may edad na rin. Diba? Yan nga rin sir, iniisip ko wala na mag-aalaga sa kanya. Mm-hmm. Yung mga anak mo ni Mildy kasi, sir, mm-hmm, may mga pamilya na rin, sir. Oo.
ay nakita pati nila ang kondisyon na nito, nakita nila ang kondisyon nito, parang ayaw nila. Ayaw nilang alagaan talaga. So walang may gusto. Mahihirapan, nakita kasi nilang nahihirapan din ako nga, nahihirapan sila pa kaya. Kapatid. Ay may mga anak na pati iyon. So yung mga anak sa una ni Ate Melody, wala, parang ayaw. Wala sila. Kasi hindi nila kakayanin, kasi may mga pamilya na rin. Pamilya na rin sila. Niisip siguro nila, kung yung tatay nga nahihirapan, sila pa kayang kapatid lang. Di naman sa kanila lumaki. Di naman sa kanila, ako naman ang kilala ka ito sir, kaya bihira ka sa kanila maglapit ito at hindi naman sila kilala. Halimbawa, kuya, dito sa lugar ninyo, may construction. Katulad niya, may nakita ko sa likod ninyo, may construction. Hindi ba pwedeng mag-extra-extra ka dyan? Paano naman ako sir, makapag-extra niyan ay wala akong maiiwan dito sa bahay kung iiwan ko dito. Ay, sir. Oo nga, ano? So kahit ang trabaho andito lang sa katabing bahay ninyo, kasi napansin ko may construction sa likod ng bahay ninyo. So kung iba-iba, pwedeng makiusap. Baka naman pwedeng maka-extra ako dyan, no? Dito, sir, pero hindi po pwede sa part mo. Kasi nga, habang hindi makatikal tong bata. Oo, pag nag kapatid sir, pag hindi ako nakita niyan, talagang lalabas yan sir diyan. Lalabas. So, mangyari niyan, baka doon sa construction site, nakabantay siya. Ano talaga yan sir, maglabas lang ako diyan, nakasunod agad diyan. Kaya hirap nga sir, di ako hindi na ano, hindi mo sir talaga may iwan-iwan. Kahit sa ibang tao iwan mo, hindi pili talaga. Yung ang kapatid ko ba, sir, surrender dito. Napapalo lang siya. Kung ikaw nga, natatay, surrender ka na rin. Pumapasok nga sa isip mo yung tawag dito. Sumuko na. No? Lalo na yung ibang tao. No? Diba? Dito masyado nagalapit sa ibang tao. Kaya nga. Pati sa pagkain, kailangan mo siyang asikasuhin. Kasi pa sir, subuan mo. Subuan pa, no? Sa pagdumi. Lahat talaga. Lahat, sir, lahat. Ang ugali niya, parang baby. Parang baby na lahat, Lahat, sir. Ikaw mismo ang gagawa, matanda mismo ang gagawa, no? Lahat talaga sa akin, sir. Oo. Kahit sa pagdumi niya, hindi siya marunong talaga. Paano kung halimbawa, tulad nga ng kwento mo na minsan wala kayong pagkain, wala kang mahiraman dito sa kapitbahay mo, pumunta ka pa sa malayo, naglakad kayong mag-ama para manghiram. Kasama mo siya. Kasama, sir. Hindi ko naman, sir, pwedeng iwan. Makapagbalik ko, sir, wala na. Dalawang beses na nawala pala yan. Dalawang beses na ito, sir, nawala. Napapasok sa ibang bahay. Ang hirap pati, sir, makuha pag napapasok na sa ibang bahay. Bakit ano ginagawa? Naglalaro, sir. Buting di naman nagagalit yung may bahay na pinasukan niya. Hindi naman po, sir, inaano ko kumakagat, sir, ng aso. Ah, oo, tama. Yun ang delikado. Kasi kung pound yung papasukan niya, bahay yun, may aso dun, makagat siya. Yun ang delikado. Siguro dito naman, sa lugar na to, kilala naman si Tinay. Kilala naman. Alam nila ugali ng bata. Yun nga lang, tama ka, yung aso. Aso, sir. Mga sir, pag nakagat aso, ako pa ang alinong may-ari ng tama aso. Tama ka, kasi kapabayaan eh. Kaya nga sir, kaya pag naalis ako rito, sinasama ko na lang, hindi talaga pwedeng iwan. Lalo na sir, talagang lalaki na sir, lalo siya sir, ano, nagtindi ang sir. Yung katulad nga na sinasabi ko kay Johnny, habang lumalaki ang bata, lumalaki yung responsibilidad mo dyan. Habang lumalaki yung bata, lumalaki yung iyong tawag dyan, obligasyon mo sa kanya. Kaya nga, sir. Di ba? Oo, sir. Palaki ng palaki. Kaya kasi nga, magdadalaga na. Dalagita, magdadalaga na. So, taon-taon, nadadagdagan yung effort mo, yung pag-aalaga mo sa kanya. Kaya nga, sir. Di ba? Hindi na basta yun. Kasi kung bata, ano lang yun. Yung madalili, kumbaga, alagang pambata, di ba? Pero kapag kaya na tumuntong na sa pagdadalagita, pagdadalaga, yeah, at ganyan pang ugali. Yan nga, sir, iniisip ko pag talagang dalagita na ito, sir. Lalo na ito, sir, maging mahagot sa ano. Nagdadaya per papati ito. Hanggang ngayon? No, sir. Nagdadaya per pending kailing, hindi daya per ano.
nagkakalat yun ang dumi niya. Oo, talaga. So, mahagot pati sir sa short. Hindi pa niya alam yung... Wala sir, tinuturuan ko ngayon, hindi talaga sir. Hindi talaga? Hindi. Makikita ko na lang, may dumi na yung short niya. Kaya mahagot dito sir sa short, sir. Kaya lagi ako maraming labahan dito. Batang ito. Kumusta naman yung ano niyan? Yung sakit niyan, yung... Ano sir? Yung ano niyan, tawag asthma. Asthma sir. Asthmatic ano, yan, di ba? Bihira man sir na siya. Ano? Di na sinusumpong. Bihira man siya. Noong nakaraang isang linggo, sinumpong siya sir na kay Tita Chiri Bagayong. Ay, yung ano mo? Oh, yung nebulizer niyan? Oo, oh, hinihiram okay. Ko lang. Okay, very good. Nalaging gamit mo niya tama. Sir doon. Sige, very good. At least nandiyan lang sa katabing bahay niyo, yung nebulizer. Nagagamit pag anytime, no? Hinihiram ko na lang, sir. Okay, okay. Bihiram ano, sir? Pag siya na, ano siya, pag yan sir na babalian siya, pag pinayil ko siya, nalabas yung ubo niya, sir, hinihita siya. Hinihiram na lang kay Tita Chiri. Ingat kayo lagi ni Tinay. Isabihin ka? Salamat po doon sa mga tumutulong po sa amin mag-ama. Tapos doon po sa mga taong nakakaunawa po sa amin. Eh, ano po kasi talagang hindi nyo lang po lang talaga nakikita yung sitwasyon po namin mag-ama. Kaya hindi po ako makapagtrabaho. Pero kung nakikita nyo po ang sitwasyon namin mag-ama, maiintindihan nyo po yung kalagayan po namin mag-ama. Yung iba kasi, nagsasabi, tamad ka. Hindi ka daw nagdi-diskarte. Diba? Yeah. Yun ay yung mga hindi ka nga nila kilala. Yung sir nila na intindihan kasi Pero ako, nakikita ko ang tunay mong kalagayan. Ako mismo makapagsabi kung gaano napakamiserable ang kalagayan mo. Kalagayan ninyo mag-ama. No, dahil hindi ka nga makapagtrabaho. Mapalad ka pa rin compared sa iba dahil may bahay ka na natutuluyan. Bahay ng magulang mo. Hindi lang talaga sir namatay si Milty. Kaya na sir ng malaking kawalan sa akin si Milty kasi kung namubuhay pa siya, talagang nakakapaghanap buhay ako maayos. Ay namawala siya sir, wala na talaga. Dito na talaga ako sir, parang itinali na ako dito sa anak ko sir. Hindi na ako makabitaw sir. Kaya kuminsan sir, iniisip ko rin kailan daw makabitaw dito pag-alaga, kung kailan pa sir siya maigi. Gusto ko rin siya mag-ingri. Sino baga sir, ayaw magtrabaho sir, kasi sir, may mga pangangailangan din baga ako sir. Yung mga pangangailangan ko sir, di ko na sir mag-bill, may mga damit na yan. Pero kung nakakapagtrabaho ko sir, kung maayos lang talagang isip nito, di kami mamumroblema mag-ama sir. Makapaghanap buhay na ako. Ay wala talaga sir. Kaya sir, nasakit din ang ulo ko sir kung paano gagawin namin, lalo na pag wala kami sir talagang pambili. Wala mo magagawa sir talaga. Nakumisa, nakain na lang ito sir. Walang ulam. Anak ko na lang sir ng asin. Asin? Asin sir, tapos may tubig sir. Kaya kumisa nga na sir, natulog na lang ang luha ko. Kasi naano pa yung anak ko na magkain ng ganoon. Di kapansa na nga. Uy, ano sir. Pagkain niya, asin pa. Pero pag kami may pera man sir, lagi ko man siyang bilibila ng merindal sir, lagi ko man siyang binubusog sir. Pag wala talaga sir, ay sus. Salamat po Kuya Fren at hindi mo po kami nakalimutan. Andiyan ka po lagi sa amin. Tapos yung mga anak mo, si Kuya Mar, si Kuya G. Sige Kuya ha, ingat kayo lagi ha. Sige po sir. Tulad nung dati, pag may mga problema kayo, alam niyo naman na contact number ko ano? Yeah? Kung may tutulong kami, sa abot ng aming munti kakayaan, handa kami tumulong sa inyo mag-ama. Ha? Okay. Thank you, tayo na.